Sige po, tayo po'y tumayo at maganda na pasimulan natin ito sa isang pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Friday Prayer Service. Tayo po ay magsisimula sa kuwain ng Panginoon. Pusan po natin yung Bible natin sa Awit 81 verse 1 hanggang 3. Awit 81 verse 1 hanggang 3. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may talak. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at arpa. Hipa ng trompeta tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot, nasa kabilutan. Sabi nga po dito na masigla nating awitan ang ating Panginoon. Umawit tayo ng may kagalakan sa Kanya. Maaari tayong gumamit ng mga instrumento po, o mga musical instrument po sa ating pagpupuri po sa Kanya. Ang ganda lang na makita po natin dito, kung nananamlay tayo, alisin po natin yung sa kaisipan natin. Kung nalulungkot tayo, alisin natin yung sa atin. Makita sa atin ay kasiglahan, makita sa atin ay kagalakan po sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba, sa ating Panginoon. Kaya sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, pinupuli ka namin, sinasamba ka namin, nadakila ka namin, Lord God, sa aming pangabuhay. Napakabuti mo, O Diyos, O God. Lord, tunay nga na ikaw ay dakila sa lahat, makapangyarihan, Panginoon Diyos, at hindi ka maikukumpara, Lord God, sa sino man o sa ano pa man, O God. Lord, sa hapong ito, sa kawayang ito, hangad namin maranasan ang iyong presensya, Lord God. Lord, tunay nga na samahan mo kami, Panginoon. Ikaw ang mauna sa gawain ito, Lord God. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan at kami makaparinig sa iyo, Panginoon Diyos. Hangad namin na ang iyong kalooban ang maghanap o God sa aming kalagitnaan. At ikaw ang laging maghari, Panginoon Diyos, sa aming mga buhay. Patawad, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan, Lord God. At pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa kapamalaan, O God, sa kapangyarihan na pinagkaloob sa amin. Anumang talian namin ito sa lupa ay tatalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan ito sa lupa ay pakakawalan din naman sa kalangitan. Tinatalian namin anumang kalungkutan, tinatalian namin anumang panlinglang na gawa ng syablo, anumang sakit, kalungkutan, kasalanan, O God, pananamlay, anumang tinatalian namin sa pangalan ng Jesus, aming pinakakawalan, Lord God, Lord, kagalakan, kabayapaan sa iyong presensya, kaayusan, kagalingan sa lahat ng uri ng sakit, pamumuhay sa kabanalan, Panginoon. Kung salamat, O God, sa lahat ng ito, Panginoon Diyos, ikaw ang maitanghal sa aming kalagitnaan at kaming lahat ay mabuukol ng papuri at ng pagsamba sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Yeah.
Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sige po, makaupo po tayo. At napakaganda na talagang dapat ay lagi nating sasaruwain ang araw na ito. Dahil, yes, medyo tanghal hapon na, pero for me, bakit sasaruwain? Kasi ang bawat oras na dumadaan ay para sa akin ay sariwa dahil ito ay pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba? At dapat lahat tayo palaging masaya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mag-rejoice ka. Amen, amen. Gusto ko doon batiin yung pinsang ko, nanonood siya ngayon, nandito sa Japan, no? Si Maribel. So, asawa niyang pastor. So, anyway, napakabuti ng Diyos at talagang lahat tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Amen ba? Nakaranas ba tayo ng mga pagpapala sa araw-araw? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot, no? Kasi ang kalungkutan ay hindi parte ng buhay ng mga anak ng Diyos. Kasi ang kagalakan, ang mag-rejoice, ang the joy of the Lord is our strength. At yan ay patuloy na nagpapakita ng na alam naman natin. Pagtingin, no? Pero dito, sabi ko nga, kung gusto niyo magbigay ng inyong handog sa Panginoon, putahan niyo lang video, savings account, Forest Hill Nova Religious Branch, at ang account number po natin, account name natin rather, is ang JCF, Jesus Church on Fire Incorporated. Ang account number natin ay 00254801198. So, napakadali po siyang magawa, no? Yan po yung mga kailangan ko sa deposit slip or bank transfer, whatever. So, gawin nyo lang po yan. At maganda na makapag-handog tayo sa Panginoon ng ikinatutuwa at kinagagalak ng Panginoon. Amen po ba? Amen, amen, amen. So, actually, gusto ko lang i-inform sa inyo na may mga nagbigay na po doon sa ating building fund, no? Mga nakaraan. At maganda po ang figure. At sige lang po, tuloy tayo. At makakuha na tayo, makakuha na tayo ng isang lugar. No? Pero pag-training nyo ako saan ba lugar maganda. So, kasi importante yung lugar. No? Siyempre, maganda yung medyo accessible sa lahat. No? At hindi na looban pa. No? At marami, itong bundok pa tatawirin. No? Napaka, sa may mga tatlong lawa o river na nalalanguyin. Medyo mahirap po yung mga ganong kalalayo. So anyway, yun ang tungkol sa worship. Ba't natin pinag-aaralan to? Kasi tandaan natin, no? Pag natapos tayo ng buhay natin dito sa lupa, pagdating natin sa Panginoon, ay lahat yun ay worship. At kumbaga sa ano, kulang yung panahon na ibibigay sa atin ng Lord para lang mapunuan natin ang ating puso ng pagsamba. Kasi pagdating po sa kanyang kaharian, talagang kakaiba na po yun. Ibang, hindi lang po level yun, kundi yung po the greatest na talagang inaasam ng isang ang talagang hunger mo, ang craving mo is to worship the Lord with all your heart, no? Wala kang tigil kasi yun ang pinaka masarap na
na pakiramdam sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo bakit? Bakit ganun? Kasi yan ang dinesign ng Lord. Amen. Kaya ang Lord Jesus Christ ganun na lamang na pinuntahan niya ang cross ng Calvary dahil gusto niyang sambahin ng Diyos. No? Gusto niyang itaas ang Ama sa buhay niya. No? Actually, siya rin yun. Diba? Pero kung titingnan natin, yun yung mystery ng Trinity ng Panginoon. Pero maganda rito, gayahin natin siya, tularan natin ng Panginoon kung paano niya talaga na ibigay ang kanyang buong buhay. Because he really wants to worship the Father. So, dito sa worship natin, alam sa mga pinag-aaralan natin, rather, alam nyo, ito yung ayaw ng kaaway. Ano raw? Ayaw ng kaaway na ang mga anak ng Diyos ay sumasamba sa Kanya, sa Panginoon. Kasi, malalayo ang isip at puso ng tao sa mundo. Malalayo ang isip at puso ng tao samba. Tulad nga sinabi sa Psalms 100 verse 1 to 5, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Lahat daw tayo umawit sa kagalakan. Si Yahweh papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Kagalakan, talaga nga malubos-lubos ang kagalakan ng tao na sumasamba sa Diyos. O si Yahweh ay ating Diyos. Dito pinapahayag ito ng Psalms no? Na siya yung Diyos natin. Ito'y dapat na malaman. Ano raw? Dapat malaman, tayo'y Kanya, pag-aari niya tayo, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Hello? So napakaganda, lalo-lalo na kung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. John 3:3, unless a man be born again. So makikita mo yung ganda ng salita ng Diyos. Sa verse 4, sabi niya, pumasok sa Kanyang templo. It means in the presence of God, pumunta tayo doon. Na ang puso'y nagdiriwang, masaya. Umaawit, nagpupuri sa lakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasasalamat. Yan po yung dapat na gawin natin. No? Yan yung nagpapaliwanag. Bakit tayo magpupuri at sasamba sa Diyos? Sa verse 5, mabuti ang Panginoon pagkat siya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. So, sino yung napaka-importante po maintindihan natin ano ang magagawa ng kapangyarihan ng pagpuri, papuri at pagsamba sa atin. Una-una, ang papuri at pagsamba ay inaalis ang focus. Puputol-putol ba? Diyan. So medyo po parang nakikita ko dito sa ano namin, sa screen namin, hanggang ngayon? So, parang nag-iikot-ikot siya. Naglo-loading ba or what? Nagba-buffering. So, parang nagpuputol-putol. So, sunod lang kayo. Kayaan nyo. At matutuloy-tuloy ito. Eh, may buba. Dito sa amin. Kaya, may nakita kasi ako nakita ko. So, si Body Gab sabi, putol-putol po. So,
na ano na tinitingnan ko dito. So hindi ko na masyado tinutuloy yung sinasabi ko. So anyway, okay na raw. So tuloy na ako, no? So ano magagawa ng kapangyarihan ng papuri at pagsamba sa atin? Ang papuri at pagsamba ay inaalis ang focus sa sarili at naka-focus sa Panginoon. Remember, yung focus, importante po yan. Huwag mong tignan yung sarili mo kapag nagpupuri at sumasamba ka. Focus mo yung sarili mo sa Panginoon. Pangalawa, papuri at pagsamba ay aakayin tayo sa lugar ng pagpapakumbaba. Humbleness. It is because gusto natin sumunod, so maglilikaya sa puso natin ng pagpapakumbaba. At tandaan natin, ang lahat ng taong nagpapakumbaba, kadalasan, pinag-aralan natin yan, yung mga man of God before, mga patriarchs, yumuyuko sila sa lupa. Yan ang natanda ng kanilang pagpapakumbaba sa Diyos para sambahin ang Panginoon. Makita natin yung mga anghel, yumuyuko yung mga katulad ni John the Patmos sa Revelation, yumuko siya sa harapan ng anghel at sabi ng anghel, huwag mo kong yukuan, ang Diyos lamang ang iyong yukuan. So ang papuri at pagsamba ay aalis ang kaaway for sure. Kasi hindi po siya makakatagal habang sumasamba tayo. At siya ay nag-aalumpihit. Amen po ba? Ang kaaway nag-aalumpihit. Ayaw niya kasi na tayo ay sasamba sa kanya. So, pangapat, papuri at pagsamba ay walang kuang para sa kawalan ng gana, pagre-reklamo at negatibo. Pag nagpupuri at sasamba ka, walang lugar yung parang tinatamad ka, walang lugar yung complacency, walang lugar yung parang nandoon yung negative, nandoon yung, alam mo na, yung murmuring, nandoon yung grumbling attitude. So wala po. Kasi yan yung lugar na kung saan ang puso mo ay nakalaan sa Panginoon. Ang mga negatives, ang mga nasa surroundings, ay hindi mo na siya medyo iniintindi. Hello? Kung maaari, masiro ka doon, mablanko ka doon sa mga paligid mo, mga problema mo, mga naranasan mo, mga hello, yung mga pag-iyak o whatever na nadulot ng lungkot ng mundong ito, hindi na yan ang iiral sa iyo. Because the Lord, the Holy Spirit, will help you. He's a great helper na tutulungan ka sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? So panglima, purihin at sambahin ang Diyos ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga pagpapala sa atin. Pag-aralan natin to. Ito ay nasa agenda ng Diyos na pagpalain tayo. Taglay ang bawat spiritual na kaloob. No? Spiritual gift ng Panginoong Yesus sa atin. At maraming beses itong mangyayari sa panahon ng papuri at pagsamba. Once na nagpupuri at sumasamba tayo, tandaan natin, especially katulad ng ganito, na kumanta tayo kanina, per se, yung ginagawa natin ngayon, nandito nag-ooperate ang banal na spirito. At yung kanyang gifts ay pinapakita niya. Meron dyan nagpro-prophesy, meron dyan na nagigift of healing, or meron dyan na may mga tao habang nakikinig, gumagaling ang mga tao. Hello? Yan ang gift ng banal na spirito, ang kaloob. Kasi nandun tayo sa pagpuri at pagsamba sa Diyos. Amen po ba? Tanda natin, ang kilos ng Diyos ay doon kung saan nag-gather ang mga anak na. Two or three gathered in His name. He is in our midst. Kaya kung siya'y nasa kalagitnaan natin, hindi po siya tumutunganga lang at pinagmamasdan tayo. Hello? Kung titignan mo yung 12 disciples, nung dumating ang Panginoong Jesus, nung pagkatapos siyang nag-ascend siya sa Ama, bumaba siya at kumausap siya kila Thomas. Si Thomas, the doubter, di ba? O, hawakan mo yung kagiliran ko, hawakan mo yung kamay ko. O, mga himalayan ng Diyos na my Lord and my God, sabi ni Thomas. Amen? Naalis yung kanyang kaisipan na pagkakaroon ng doubt sa Panginoon. Mamalaking bagay yon. Alam mo, pagka nagkaroon ka ng doubt sa kilos ng Diyos, ay isang bagay na maaring tignan mo, nakakagimbal yun. No? Ibig sabihin, parang hindi maganda yon. Pero pag inalis ng Lord yung principle na yon, alam mo, sa atin maraming principle na na-acquire natin sa mundo na dapat ay maalis. Amen po ba? Hindi na mo. Yun yung po yung pinopoint ko na lahat tayo. No? Kahit ako, may mga principles ako na dapat maalis, no? Maaring ang kaisipan ko before ay niyayakap ko pa rin yung mga principles, nakalimutan ko. Pero may mga principles ako na pag-aralan na dapat maalis sa atin. Yung bisan, yung pagiging makasarili. Amen po ba? Hindi pala dapat yun ay yakapin natin.
Amen. Marami po yan. So, medyo makalimutan ko lang. Ngayon lang kasi pumasok, no? So, pang-anim, sa papuri at pagsamba, sa ating espiritu ay pinaninibago, pinasasariwa at muling pinasisigla. Tandaan natin to. It revitalized, it refreshed, it renewed our spirit habang tayo nagpupuri, sumasamba. Tandaan mo, pinalalakas tayo ng Diyos. Amen po ba? It, alam mo na, pag nagpuri at sumamba ka, maalis mo yung lungkot mo, maalis mo yung sama ng loob mo, maalis mo yung kung may anger ka sa puso. I tell you, aalisin niya ng Panginoon at pasisiglahin ka. Sabi nga sa Psalms 8:28 verse 7, Siyawi ang aking tagapagsanggalang aking kalakasan. Kaya naman ako, ang pagtitiwala sa Kanya ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginagawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, Siya'y pupurihin. So kita mo, pinalalakas tayo. Hindi tayo para bang tipong bahala ka na dyan. No? Kung gusto mo lumakas o hindi, hindi. The Holy Spirit is nasa puso natin and then tinutulungan niya tayong maging tamang ating isip. Amen po ba? Kapag ang mga pagsubok sa buhay na ito ay nag-iiwan sa inyo ng pagod, no? Papagod na tayo, ang pagkanta ng mga papuri sa Diyos ay pupuspusin sa ating puso, ng pupuspusan tayo sa ating puso ng kagalakan. Yun po yung ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya yung worship is a very important po, very significant to kapag tayo ay may mga problema or whatever. Worship the Lord, no? Kasi may gagawin po ang Panginoon. Pasisiglahin ang inyong puso sa Diyos, pasiglahin ang inyong puso sa Diyos at hayaang pasiglahin at pinababago niya ang inyong espiritu. Hello, pinalalakas niya tayo. At payagan natin, at hayaan natin, at mararanasan natin yan kapag tayo nagpupuri at sumasamba. Punta tayo sa loob ng kwarto natin. Sambay natin, kantahan natin ang Panginoon. Declare natin kung sino siya. Declare natin ang mga gagawin niya, ang mga plano niya, ang mga hangad niya sa buhay natin. And I believe, tignan mo, ilalagay niya sa puso mo yun at paglabas mo sa kwarto na yun, makikita mo, masaya ka, puno ka ng kagalakan, puno ka ng solusyon. Who knows? Naging malaan. Diyos sa'yo, hindi lamang aliwin ka, hindi lamang bigyan ka ng palalakasin, ng pasisiglay ng iyong mga, ang iyong katawan, ng iyong espiritu. Bagus, maraming pwede mangyari. Pwede mangyari ang isang himala. May isang kaibigan nga ako na nung pumasok sa kwarto niya at may sakit siya noon, nung matagal na, nung nasa First Church pa ako, siguro 1990s pa yon. O 1987, 88, hindi pa buhay yung iba. So, makikita mo, pumasok sa kwarto, may sakit siya, pumasok sa kwarto, kinantahan niya ang Lord kasi musician siya eh. Kaya pag musician ka, malaking bagay yan. Lalo na, worship leader ka, ang dami mong alam na kanta na pwede mong ikanta sa Panginoon. At doon, makikita mo, kung healing yan, kantahin mo healing songs, kung nalulungkot ka, kantahin mo yung mga joyful songs. I tell you, ako, ilan lang alam kong kanta. So, hindi naman po, pero ang punto ko, ang ganda kasi, nandito sa puso natin yan. Ang pagpuri at pagsamba ay nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. He inhabits the praises of His people. Katulad nga nung sinabi sa Psalms 22 verse 8, nag-aanyaya yan, ha? Sa presensya ng Diyos. No? Kapag ang mga tao nagpupuri at sumasamba, tandaan mo, kinakantahan mo, kumakanta ka, the presence of God ay mananatili sa kalagitnaan. He inhabits the praises of His people. Ikaw yaong pinatulungang, Psalms 22 verse 3, ikaw yaong pinutungang tanging banal, walang iba, dinakila ng Israel, pinupuri sa tuwi na. Kutitin mo sa English, but you are holy enthroned in the praises of Israel. You inhabit the praises of Israel. Ikaw ay bitinanghal, dinadakila, no? Sa kalagitnaan ng mga papuri ng iyong bayan. Kasi sabi mo sa ibang translation, but you are holy, O you that inhabit the praises of your people. Yan yung palagi narinig natin, no? Na talagang ikaw ay banal. Ikaw ang siyang tanging banal na dinadakila ng bansang Israel at mananahan sa iyong bayan sa pamagitan ng mga papuri at pagsamba ng iyong mga anak. Yan po yung
makikita natin na talagang sinabi ito ng salita ng Diyos, sinabi ito ng Panginoon upang maintindihan natin, pag nagpupulit, sumasamba tayo, He inhabits our praises. Nandoon siya. Mananahan siya sa ating mga pagpuri at pagsamba. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan natin yun, kapatid. Yung pagpuri at pagsamba ay huwag nating baliwalain. Huwag nating sabihin na walang mangyayari, Pastor. Oh, I tell you, isip lang natin yon. Pero sa salita ng Diyos, nandoon ang presensya niya, nandoon ang kapangyarihan niya, nandoon mangungusap ang Diyos, nandoon ang solusyon sa problema mo, nandoon ang mga dapat mong gawin sa buhay mo. Dahil nandoon siya. Sino nandoon? Ang Panginoon. Tandaan mo, kapatid, tingin ka sa akin. Ang mga taong nakakaalam nito ng salita ng Diyos, ang mga taong nakakaalam ng prinsipyo ng Diyos, hinahanap nila, they're seeking the Lord, especially the presence of God. Dahil doon magpapahayag ang Diyos. Doon niya gagawin, doon niya sasabihin sa iyo. Kaya nga, ang devotion is very important to us. Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagpe-pray, saan mo ma-communicate ang Lord? Saan mo maririnig ang tinig ng Panginoon? Sa TV? Sa dyaryo? Sa radyo? Ay, wala kang madidinig doon. Kahit sa social media. Amen po ba? Pwede mong yung nababasa ka. Pero, ang Diyos ba nangusap sa'yo? O yung ginawa niya ng tao para sabihin sa'yo? Eh, angkop ba yan sa gusto mo? O para lang palungkutin kanyang mga sinasabi nila. I'm not against those things. Pero my point is, dito ka sa presensya ng Diyos. Dito ka sa sinasabi ng Panginoon. Don't waste your time. No? Asan na yung cellphone? Don't waste your time. Hello? Wala kang makukuha ro'n na mensahe na galing sa Diyos na angkop para sa'yo. Na yan ay para sa'yo talaga. Naintindihan po ba natin? Hello? Hindi ba kaya ng Diyos ibigay sa iyo ang tamang mensahe ngayon? Oh. Bakit ka, hindi, I'm not against FB or what? I'm not against. Yan sabi ko sa inyo. Pero tinuturo ko sa iyo ang tama mong katayuan. Seek His presence, not from this. Hello? Hindi mo makikita ang presensya ng Diyos sa FB. Hindi mo makikita ang presensya nyo sa messenger o kung ano mamang nandiyan dyan, angel dyan. Hello? Dito, sa loob ng kwarto. Naintindihan mo ba natin? Ang sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa loob ng kwarto ninyo. At ano? At kakausapin ka ng Ama. Naintindihan mo ba natin? Hindi sinabi ng Lord, pumunta ka sa FB mo at ipapaliwanag ko sa iyo kung anong gusto kong gawin mo. Eh, hello? Amen po ba? Nananahan ng Diyos sa mga papuri ng kanyang mga tao. Pwede mo sabihin, hindi, Pastor, habang nanon, tumitingin ako sa FB ko, pinupuri ko ang Diyos. Wow! Ano kaya yan? Saan ba yun? John 99, verse 999. Dapo. Nananahan ng Diyos sa mga, nananahan ang Diyos sa mga papuri ng kanyang mga tao. Close sa atin. Saan tayo magiging close sa kanya? In a room. Sa lugar na kung saan tahimik. Sa lugar na kung saan masosolo mong Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapatid, hindi sa pag-ano. Meron nagsasabi, meron nag-ano sa akin na basahin ko yung write-ups na ganito-ganito. Sorry, maganda yun. Pero kung hindi na, kasi parang ubusin ko ang oras ko and then sometimes mag-i-input pa yun ng iba. Hello? I'm not perfect. Inulit ko sa inyo, I'm not perfect para sabihin na ako'y ganito or what. Dito na lang ako. Dito ako magtitiwala. Amen? Kung mahina ako, kung wala akong kakayanan, di bali, okay lang. Basta't itong alam ko. Amen po ba? Hindi tayo mayabang, wala pong ganun. Hindi ako'y isang pastor na parang makatulong lang din. And I believe,
Yan din naman ang sasabihin sa inyo ng Diyos. Wala po siya sinabi sa FB kayo maganap ng babalita niya sa inyo. Hindi po ganun. Nananahan ng Diyos sa mga papuri ng kanyang mga tao, close sa atin. Hindi niya ito kailangan, kundi hangad niya at deserves niya ito. Tandaan natin. Hindi niya kailangan, no? Ang maaring sabihin natin, pero yung mga papuri nito, pero kung tutusin, he desired this. At he deserved this. Amen po ba? Sa pagitan ng papuri at pagsamba, inihahanda natin ang ating puso at isipan upang maranasan ang kinaroroonan ng Diyos o presensya niya. That's the only place I believe worship Him in spirit and in truth. The only place na talagang gusto mong maranasan ang presensya ng Panginoon. Gusto mong maranasan ang pagkilos ng Diyos. Gusto mong marinig ang mga sasabihin sa iyo ng Panginoon. It's through praise and worship. It's through your devotion. Prayer, part of worship yung mga bagay na yan. Amen po ba? Pagsama-sama ng mga anak ng Diyos. Yan lang ang mga lugar na kung saan na pwede mong maranasan ang presensya at ang pagkilos ng Diyos. Tandaan natin, dini-desire. God deeply desires ang personal relationship na to. To all of us. At siya ay kumikilos sa atin sa lahat ng oras. Para ba siya nakipag... Yung time nung kay Adam and Eve na siya ay naglakad, he desires that. Dinesire niya ng gusto yung fellowship na yon with Adam and Eve nung nandun pa siya. Nais niya makipagkaibigan o fellowship at makipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Nais niya yun. No? Makipag-fellowship sa atin at makipag-ugnayan, it means to communicate with us sa bawat isa sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon. It's the same with you na naghahanap ka ng isang kaibigan na gusto mong makipagkaibigan sa kanya. Gusto mong meron kang kakwentuhan, gusto mong meron kang kapalagayan ng loob. Mas lalo ang Panginoon. Dinidesign niya yan. Tanda natin, ang ating pagsamba ay nagpro-provide ng lugar ng pakikipagpulong sa Diyos. Ito isang lugar para makaharap natin ang kanyang presensya at tanggapin ang kanyang paanyaya na sumama sa kanya habang kumikilos siya. Nulit ko, ang ating pagsamba ay nagpro-provide ng lugar, place, ng pakikipagpulong sa Diyos. Doon yung lugar para makipagpulong tayo sa Lord, yung praise and worship natin. Yan yung lugar na makakaharap natin ng kanyang presensya. That is the place or the or isang sanman na para makaharap natin siya pag nagpupuri at sumasamba tayo. At dito rin tatanggapin ang kanyang paanyaya na sumama sa kanya habang kumikilos siya. At doon makikita mo yung paanyaya niya na gusto niya sumama at kikilos siya sa atin. He wants His Holy Spirit na mag-manifest sa atin kalagitnaan. At gusto ng Banal na Espiritu na siya yung tutukan natin ng gusto. Dahil siya yung pinaka-importante, siya yung magpapahayag, siya yung magsasabi, siya yung maghihimala, siya yung kikilos sa oras na yun. Tandaan natin, we are in the kingdom of God. Nuulit ko na naman ito. Brought by the blood of the Lamb with a high price, the blood of the Lamb. At tayo ay gusto niyang pagarian. Ba't niya tayo gustong pagarian? Kasi ang Diyos ay perfecto. Ang Diyos ay hindi nagkamali. Minsan, tayong tao, sino gusto mo maghari sa atin? Ang kaaway? Eh, puro mali ang kaaway, pagsisinungaling yan. Sino gusto mo maghari sa atin? Ang ibang tao? Hindi perfecto ang tao. Sino gusto mo maghari sa atin? Sarili natin? Ang dami natin kapalpakan sa buhay. Siyempre, sino pipiliin mo maghari sa atin? Ang Panginoon. Saan natin mararanasan yung paghahari niya? Kapag pinupuri at sinasamba natin siya, isang lugar to, hindi ko sinasabing, ito lang, ito yung pinaka. Because he inhabits the praises of His people. Nananahan siya kung saan nandoon siya. Kaya nga, napaka-importante sa atin, brothers and sisters, ang purihin, sambahin, kantahan, awitan, whatever na pwede mong gawin para sa Diyos. Mag-devotion ka, punta ka sa inner room mo, kausapin mo siya.
Siya yung magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin mo. Siya yung magsasabi sa iyo kung ano yung matatanggap mo sa mga araw na darating. Siya yung magsasabi sa iyo kung ano yung dapat na gawin mo sa araw na yun. Siya yung maghihimala. Siya yung kikilo. Siya yung magpapagaling sa iyo. Siya yung magbibigay sa iyo ng tamang kaisipan, tamang solusyon sa lahat ng problema. And through praise and worship, isa number one na area na kung saan nandudunan ng Diyos. Kung saan magpapahayag siya. Naintindihan po ba natin? Paulit-ulit lang ako dyan. Kapag itinuon natin ang ating oras at pansin sa Panginoon sa pagsamba, ipahayag natin ang kanyang lugar ng karangalan sa ating buhay. Sa ating buhay. Pahayag natin ang kanyang presensya. Pahayag natin na sabihin natin nandito. Ipahayag natin ang kanyang lugar ng karangalan sa ating buhay. Sabihin natin, let's testify this, sabihin natin na talagang ang Diyos ay kasama natin. Kasi yan yung oras na pinagtuunan natin ng pansin, ng pagpuri at pagsamba. Yan ang mga dapat natin gawin. Let's proclaim His place of honor in our lives. Kasi dapat bigyan natin to ng diin. Dapat malaman natin na ito yung lugar na kung saan ay mabibigyan natin ng parangal ng Panginoon. Amen po ba? At tayo ay hindi yung tayong tao na halos sa pagdating ng Linggo, nandun tayo sa presensya ng Diyos, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, nasa presensya na tayo ng mundo. Eh, hindi po ganun. Amen po ba? May mga taong gustong marinig to. May mga taong ayaw marinig to sinasabi ko. Wala akong magagawa. Dahil kahit na ang Lord ang magpahayag dito sa atin sa oras nito, talagang sasabihin niya, nahangad niya, na tayo ay mag-focus sa Kanya. Ituon natin ang ating sarili sa Kanya. Dahil siya yung perfect na Diyos. Siya yung may kaisipan na maganda para sa atin. Siya yung may plano na maganda para sa atin. Mag-depend tayo sa mundo, wala tayong mapapala. Mag-depend tayo sa mga tao na nasa paligid natin, wala rin tayong mapapala. Unless na lang kung yan ay galing sa Panginoon. Mag-depend tayo sa sarili natin, wala rin tayong mapapala. Eh, buba. Hello? Hindi ko sinasabi maghapon tayo sa loob ng kwarto natin at sambahin natin siya. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Amen po ba? Sinasabi ko, kahit na naglalaba ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit nasa construction ka, nagmamaneho ka, whatever, kunin mo, sabihin mo, Lord, your presence is with me. I want to walk with you. Amen po ba? Walk by the Spirit and to fulfill not the desire of the flesh. Nasa Bible yun. Walk by the Spirit. It's a matter of choice. Sabihin mo na, Lord, nasa labas man ako, pero gusto kong lumakad, nakasama ko. Samahan mo. Di ba? Anong gagawin ng Lord? Di ba sasamahan ka? Hello? O, di nasa presensya ka ng Diyos. Sumasamba ka sa Kanya. Amen po ba? Pangalawa, kapag itunod natin ang ating oras at pansin sa Panginoon sa pagsamba, pasalamatan at purihin siya para sa kanyang mga walang hanggang pangako. Yan ang gagawin natin. No? Di lamang ipahayag natin, kundi pasalamatan natin ang Panginoon, no? Sa kanyang mga walang hanggang pangako. Let's give thanks. No? Kasi yun ang gusto ng Lord. No? Thank and praise Him for His eternal promises. Kailangan yun. Kailangan nating pasalamat. Sabi nga sa Psalms, ang dami saltaron, give thanks unto the Lord. For His mercy endures forever. Pasalamatan natin siya sa lahat ng oras ng ating buhay. Amen po ba? Kasi yan yung dapat na mangyari sa puso natin. Amen po ba? Sapagkat ang papuri at pagsamba ang nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. Tandaan mo. Kasi napaka-importante ang presensya ng Diyos. Hello? Kapag itinuon natin ang ating oras at pansin sa Panginoon sa pagsamba, di lamang maipahayag natin ang kanyang karangalan, kundi magpasalamat tayo at maasahan natin na mamamagitan ang Diyos sa ating sitwasyon. He will be there. God is with us. Siya ay nandiyan dyan.
No? Siya, you will be there. Kalimutan yung kanta. Nandiyan siya. Mamamagitan siya. Siya yung, kung ano man sitwasyon mo, siya yung kikilos. Dumaan ka man sa apoy, mainit. Dumaan ka man sa tubig, malamig. Amen po ba? Gagawin ng Lord ang nararapat para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaya yung pagpuri at pagsamba ay napaka-importanting lugar na kung saan ito. Hindi lamang sinasamba mo ang Diyos, mapupuri ang Panginoon, kundi dyan yung lugar na kung saan kikilos siya. Amen po ba? Dyan yung lugar na kung saan papahayag niya yung sarili niya. Yan yung lugar na kung saan na gagawin niya ang lahat para sa atin. Amen po ba? At dapat magsaya tayo. At dapat puntahan natin yun. Amen po ba? At minsan may mga nagyaya sa akin, no? Na lumabas or whatever. Sabi ko, hindi, no? Medyo dito ako sa mga yung pinagagawa sa akin ng Lord, masaya-masaya ako dito. Amen po ba? Hindi mo na ako mayayaya kung saan-saan mang lugar na para hindi naman ako man-hater, hindi naman ako parang galit sa tao, whatever, no? Galit ako sa kusina pa man. Hindi, actually, kailangan kong pumunta rin sa mga lugar na rin, ayun, no? Pero there's a time for everything, no? Kung tamang lugar, tamang, no? Actually, kami po, sa USD, graduate po kasi ako, no high school, nagkakaroon kami ng mga tao dito, ng mga reunion. Actually, nalungkot nga ako dahil isa kong naging barkada ako. No? Si Major General Victor Ramos ay, yun, kahapon ay, gano'n na siya, kinremate siya, etc. So, condolence po sa family niya. So, talaga nakakalungkot din po talaga. Pero, sabi ko nga nung time nung nagre-reunion kami sa mga gano'n, sabi ko, may kasama ko isang pastor, sabi ko, Pastor, kung hindi mangingibabaw ang sa Panginoon, eh, huwag na tayong pumunta. Kasi mangingibabaw talaga ang mundo ron. Ayun po pa sa mga reunion na ginagawa. Pero wala naman akong magagawa, talagang gano'n ang mundo. So, pero minsan, matin kami, pero nakapag-share kami ng gospel. Palakpakan natin ang Panginoon. So, every year yan, parang every year ginagawa namin. At kapag naroon na ang hari, lahat ng bagay ay posible. Hello? Tanda natin yun. As the Lord inhabits our praises, all things are possible. Maghimala ang Panginoon. May sakit, gagaling. Kaya nga, church, tanda mo, kung ikaw ay may sakit, anuman ang sakit mo sa katawan, sabihin na natin body, soul, and spirit na, halo-halo na kung ano pa man yan. Purihin mo ang Diyos, sambahin mo siya sa loob ng kwarto. Kantahan mo, awitan mo siya. Hello? At mananahan siya. Kung sasabihin mo, Pastor, hindi siya manahan eh. Bakit? Kasi may mga kasalanan. Ka masyado mag-focus sa kasalanan mo. Alam ng Diyos yun, lahat tayo. Amen? Eh kung yun ang nakalagay pa sa Bible, pag may kasalanan kayo, hindi ako mananahan sa inyo. Ang sabi ng Lord, the Lord inhabits our praises. Our praises. Amen po ba? Especially, nakipagrelasyon ka sa Panginoon. Tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Wala naman nakalagay na, hindi ako mananahan sa inyo kasi may kasalanan kayo. May nakalagay ba sa Bible yun? Ang sabi niya, mananahan ako dahil pinupuri at sinasamba niyo ako. Iyon nga ang gusto ng Panginoon. Hindi naman siya nagpunta rito sa lupa para sa mga magagaling, yung mga wala na sakit. Pumunta siya rito para sa may mga sakit. Ano ibig sabihin? Para doon sa mga makasalanan. Kaya siya pumunta rito. Naintindihan ba natin? Eh, sinong tao walang kasalanan? Eh, lahat may kasalanan, di ba? So, huwag nating isipin kasi, Pastor, hindi ako pakikinggan ng Diyos kasi may kasalanan ako. Saan ako nalulis ng sulat yun? Di ba? Kung ang kasalanan ay ayaw mong alisin, hello, kung nagmamatigas ka, eh talaga hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Pero kung nagpapakumbaba ka at gusto mong lumapit sa Diyos, I tell you, He inhabits your praises. Palakpakan natin. Tingnan po ba natin? Huwag kang matakot, huwag kang mag-isip na
ikaw ay hindi papansinin ng Diyos. I tell you, siya nga ang gusto niya to eh. Kaya niya na tinuturo sa atin to. Kasi gusto niyang sambahin natin siya. Gusto niyang pumunta tayo sa presensya niya. Siya nga naglagay ng mga prinsipyo na to eh. Siya nga. So anong dahilan para tayo mag-isip na hindi tayo kakaharapin ng Diyos? Doon nga niya aayusin tayo. O, kung may kasalanan tayo, He will convict us of our sins, of our righteousness. Hello? Kung may mga shortcomings tayo, o di ang gagawin niya is long going. Hindi shortcomings, long going. So anyway, corny na naman ako. Gagawin niya na maayos lahat yun. May mga pagkukulang tayo, pupunuan ng Diyos ang dapat. Ayusin niya. Every principles, kailangan lang nasa presensya tayo. Ako nga, minsan, nasa mapasok ko sa presensya ng Diyos, maraming principles na inalis sa akin. Principles na maaring nagkumagawa tayo ng standards sa buhay. Pero ba't tayo magagawa ng standards sa buhay? Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang gawin natin. Amen po ba? Hello? In Psalms 100, verse 4 to 5, kaya nga sinabi ng Panginoon, papulit pagsambay na ganyan sa presensya ng Diyos, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Pumasok tayo. No? Kung saan nandoon ang Panginoon, magpasalamat tayo. Give thanks to Him and praise His name. Yan ang gusto ng Panginoon. Let's enter His gates. Enter His gates with thanksgiving in our hearts and enter His courts with praise. Tama na ba? Matuto kayo. Matuto kayo ng mali. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. You see? Mabuti ang Diyos. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba, huwag mo sabihin na hindi ka makapasok sa presensya ng Diyos dahil ikaw ay ganito, bla bla bla. Huwag mo isipin yun. Ang importante, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Amen po ba? At doon, God will convict us during those praise and worship. Amen po ba? At hindi niya papayagan na ikaw ay wala nga nakuha o wala kang nakamit during the time. Kaya nga dapat purihin natin siya in good times and in bad times. No? Habang naghihintay tayo sa kanyang pagkilos, no? Anumang sirkumstansya na meron tayo, tandaan natin, tayo po ay mamamangha doon sa kapangyarihan na gagawin niya. Amen po ba? Tandaan natin, worship invites God's presence and enabling us to experience God. Amen. Sasamba, ang pagsamba natin ay nag-iimbita sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon. At ang gusto niya ay maranasan natin siya. Maraming man of God na naranasan itong mga bagay nito. At tandaan natin, katulad nila Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nila David, nila Daniel, lahat po sila, even sa mga sa New Testament na man of God, katulad po nila Joseph, nila Peter, nila Paul, no? Lahat po sila naranasan nila ito. Pero tandaan natin, naranasan nila ito sa pagitan ng naranasan nila ang presensya ng Diyos nung sila'y sumasamba sa Diyos. Naranasan ni Abraham nung siya ay mag-o-offer ng kanyang alay na dudunang ng usap ng Panginoon. Doon niya naranasan. Amen? Kaya kadalasan at karamihan sa kanila nung sila ay nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Tandaan natin mo. Ang mga dakilang tao sa Biblia na ito ay malinaw na paghahayag ng Diyos kung sino siya at ano ang kanyang nagawa. Papayag ng Diyos yan. Papakita niya kung sino siya. Hindi siya yung Diyos na para bang wala siyang gagawin kapag ikaw nagpupulit sa masamba. Hindi po. Hello? Hindi katulad ng tao yan. Ang tao pag nasuya, hindi na magpapakita yan. Pero ang Diyos, nasuya siya, subukan mo magpakumbaba. Hello? Si King Ahab, di ba tinuro ko na sa inyo si King Ahab? Hello?
Anong ginawa niya? Mamamatay tao si King Ahab. Malupit na hari. Pero nagpakumbaba sa Diyos. Diba, sabi pa nga ng Lord, mamamatay ka na, ganito, bla bla, kakainin ng aso, ang mga ano mo, lahat, ang katawan mo, etc. Pati asawa mo, etc. Nung nagpakumbaba si King Ahab, haring malupit, haring masama, pero nung nagpakumbaba, anong ginawa ng Diyos? O sige, hindi ko natutuloy. Naintindihan po ba na? Pero mamamatay na rin. Mamamatay din siya. So you see, brothers and sisters, hello? Ikaw pa! Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa! Na nakipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Ikaw pa na hinanap ng Panginoon, a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Hindi siya magpapakita sa iyo, hindi siya magpaparamdam sa iyo. I tell you, it's a matter of, sabi nga, it's all in the mind. No, para bang pag hindi tayo naniwala sa mga sinasabi ng Diyos, talo tayo talaga. Hello? Kaya let's renew our minds by the Word of God. Ilagay na natin sarili natin doon sa sinasabi ng Panginoon. Huwag doon sa sinasabi ng mundo. Huwag doon sa sinasabi ng isip mo. Huwag doon sa sinasabi ng mga negative thoughts. Hello? Naintindihan po ba natin? Kaya itong Psalms 22 verse 3, "But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel." Gusto ko makita natin dito yung holy para makarelate itong sinasabi ko sa inyo pertaining sa pagsamba, papuri at pagsamba. "But thou art holy." Unahin natin ang holy. Holy means sacred, spiritually pure, sinless, deserving, deep respect and awe. But you are holy. Nakikita ba natin yun? Because of that holiness ng Lord. Magiging sagrado. Pure. Amen? Walang dungis, walang bahid. Deserving deep respect and awe. At titingnan natin yung inhabit. No? Because this is, kaya nga, yung sinasabing holiness ng Lord na yan. Nung binanggit ng mga anghel, "Holy, holy, holy is the Lord." Amen po ba? Talagang pinapakita yung kung sino siya. Hindi lamang yung kabanalan niya na wala siyang dungis, walang ano, and everything. Bagkus sa gusto niya na ipakita sa atin na siya ay handa sa lahat ng pakikipag-ugnay niya sa atin. At tandaan natin, lahat tayo ay handa siyang harapin tayo. Why? Because of the blood of the Lamb. Naintindihan po ba natin? Hindi na tinitingnan kung ano yung nagawa natin o ginawa natin, whatever. Ang tinitingnan niya is the blood of the Lamb and the Holy Spirit inside of us. Amen po ba? At ikaw ay pinabanal na ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. At tingnan natin yung inhabit. Inhabit is to live in and throne, placed on a throne and exalted. Naintindihan po natin? Yung enthroned na yan means it provides with power and authority. It provides with power and authority. Kaya kung makikita mo, ang Lord ay for you are holy and you inhabit the praises of your people, ay talagang ipapakita niya yung kabanalan. And we are, because we are connected with this holiness of the Lord, because of the Lord Jesus Christ. Naintindihan natin? Ang gusto ng Panginoon dito, maintindihan natin na tayo ang true worshiper because of the blood of the Lamb. Because of the Holy Spirit's holiness. Amen po ba? Kaya, He will inhabit those praises. Amen po ba? At doon, mananahan siya at makikita mo yung ma-enthrone natin ang Panginoon kung saan siya dapat. Naintindihan natin? Because of the blood of the Lamb. Tunay ngang nararapat sa atin ang Diyos, ang ating matinding paggalang, pagkamangha o
pangkamangha or oak at pagsamba. Nararapat sa ating Diyos ang ating matinding paggalang, pagkamangha at pagsamba. Kapatid, gusto kong makita mo ito, so sinasabi ko rito pertaining sa holiness at the Lord inhabits the face of His people. Ang dapat makita natin dito ay hindi yung sarili natin. Ang dapat makita natin dito that we, tayo po, ay nakipagkaisa sa Panginoong Jesus. Tandaan po natin. And the Holy Spirit inside of us. Natandaan natin, kapag tayo umarap sa Panginoon, ang titingnan ng Diyos, the blood of the Lamb, and the Holy Spirit inside of our hearts. At yun lang po ang iaharap natin sa Diyos. Kasi ang Panginoon, yan sinasabi mong kasalanan or whatever na yan, yan ay binura ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon, magkaroon ka lamang ng pusong pag-ibig sa Kanya. Pusong nagmamahal, pusong sumasamba, pusong nagpapakumbaba, pusong gustong gawin ang kalooban ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Hello? At pinangako niya ang kanyang banal na presensya habang tayo ay sumasamba. Pinangako niya. Sa madaling sabi, ang ating pagsamba ay lumilika ng lugar para makaharap at maranasan natin ang Diyos. My brothers and sisters, hangad ng Diyos na sumamba tayo. Hangad ng Diyos na purihin natin siya. Hangad niya na siya ang itataas sa ating buhay. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot o huwag kang mag-isip, huwag kang mangamba kung sasabihin mo, hindi ka karapat-dapat sumamba sa Diyos. I tell you, karapat-dapat ka. Dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Sinabi niya nga, I am seeking a true worshiper who will worship me in spirit and in truth. Amen po ba? Because of His holiness, He wants to inhabit the praises of His people. Patutunayan niya sa iyo ang kanyang kabanalan sa pamagitan ng ano? Inhabit the praises of His people. Naintindihan po natin? Pwede mo sabihin, Pastor, malalim yung holiness at yung inhabits the praises of His people. Because God, the Lord Jesus Christ is the holiness of God, or the Holy Spirit is the holiness of God, pero yung pagkilos sa atin ay gusto niya ipadama yung sa atin dahil yung pagpuri mo ay nakakapagbigay glory sa Panginoon. Amen po ba? So gawin lang natin, no? Gawin natin ang pagpuri, ang papuri at pagsamba ang nag-aanyaya sa presensya ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Huwag mong isipin na ikaw ay wala or hindi mo magagawa ang sambahin. Magagawa mo because of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po tayong lahat at prayer request po. Dumating na po ba? Amen. So mananalangin po tayo mga kapatid at maganda na isang bagay ito na pagpapatunay na tayo ay nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. So, sabi ko sa inyo, send nyo lang inyong mga prayer request. So, number one, healing po and financial blessing po kay Sister Catherine Carlon. Sana maging maayos na pakiramdam ko at magkaroon na ng gamot para sa infusion ko sa buto. Protection sa buong pamilya labas sa sakit ng COVID. Laila Suliman, kapatid ko po. Peace, joy, love from the Holy Spirit manifested in all hearts. Place for JCF Church. Normal function ng heart ni Pastor. Normal function. Praise God. Sister Malu, di mo ako nakalimutan. So, talagang mahal-mahal ako ng asawa ko. No? At normal function ng heart. Kasi, kailangan ko po talagang wala po problema doon, pero ang point ko lang is talagang magpalakas. Eh, buwa. So, pag-pray nyo lang ako. Pag-pray nyo lang. No? And I believe na
ano na yan, pinalalakas ng Diyos yan. Ma-share ko lang, kasi kaninang maga, nag-breakfast kami, parang may sumiskip dito. Pero, just keep on praying. No? At God will, He healed us. Amen po ba? Pinagaling na tayo. Amen po ba? Continuous healing for Diane and protection for all of us here from all sicknesses and all the works of the enemy. So, Brother Dines Donato, pag-pray po natin sila, no? Healing po kay Diane. Ano kaya sakit ni Diane? Just keep on praying. Praying po natin siya. Protection sa lahat sa kanila, sa lahat ng sakit o ano pa mang karamdaman doon. Salvation, Navarro, Lara, Del Carmen, Lim family, naway makakilala sa Panginoon ng mga apo at si Nanette Del Carmen, si Tita Net, no? Pag-pray po natin ang lahat ng mga taong ito sa kanilang pamilya. Favor sa mga claim ni Doc Alex. Si Doc Alex kasi tumanong na siya, no? Siya yung doktor na kapatid po nila, Sister Malu, at tumanong na siya. So, kiniklaim po nila kailangan na matanggap nila at maayos na po yung mga papers nila sa pag-pray po natin. Protection sa house, home, and business ni Father Philip Co, kapatid po ni Sister Malu. Healing, frozen shoulder ni Sister Josephine Sakalain, si Ate Pen, no? Nasa Norway po siya, pre-pray Pen, lagi po siya nanonood, kaya pag-pray po natin siya, no? Good health po sa family, Jovelyn Teodoro, pag-pray natin, good health sa kanyang pamilya. Masama po, pakiramdam ko, ingatan po, pamilya po. Sister Juliet Logroño, pag-pray po natin sila, healing sa kanyang katawan. Prayer request ko po, naway maging okay na lahat. Sister Vivian Bukol, nasa US po to, na pag-pray po natin, maging maayos na po lahat. No, wala na tong COVID, tapos na, maging masaya tayong lahat. Sana po gumaling na sa cancer ang yung kapatid ng classmate ko po, Yula Balenben. So, yung classmate niya po, may cancer, pag-pray po natin si classmate ni Yula Balenben. Kapatid ng classmate ko po, ni Yula Balenben. Healing po sa asawa ng pisan ko, si Ariel Bernardino. Naka-admit po siya sa hospital, Tina Raimundo. Asawa ni Ariel, no? Pisa niya, naka-admit, so pag-pray po natin. Prayer request, physical and spiritual strength ng family, provision, protection, and continuous healing kay Ate Toyang, Sister Susan Del Rosario, pag-pray po natin, no? Sa kanilang pamilya. Prayer request, spiritual growth, protection sa pagmamotor ni Mark, Brother Mark Valenzuela. Patuloy din pong pag-iingat kila Jane, Marie, Icaru, Yumi at Julia sa Japan, patuloy pong kagalingan sa akin sa provision. Sister Jane Gugama, Sister Mary Jane, pag-pray po natin siya na yung kagalingan sa kanyang katawan. Protection, una-una, protection sa pag-travel to Pangasinan. Safety po namin ni Tatay Narding. Magyay pa si Sister Mitch sa Pangasinan. So, safety po, no? Traveling mercy. Wisdom to scientists or people who na nag-aaral para makagawa ng gamot panlaban COVID. So, pag-pray po natin na magawa na nila, ma-release na nila yan. Favor po sa mga kapatirang nawalan, nahinto ang pag-work o source of income during pandemic. Pag-pray po natin, magkaroon sila ng trabaho. Sister Mitch Makasib po ang nag-request na. Protection and provision for all JCF family. New place for JCF. Favor po sa work and client. Sister Ann Del Rosario. Ann Del Rosario, sino ba to? Sister Osang. So, pag-pray po natin. Yung next year mo ba, pag-pray na ba natin? So, anyway. Prayer request, protection, provision, good health sa family. Beth Manalili. Pag-pray natin. Patuloy na kagalingan sa mata. Maria Pinka. Di Dayday, no? Pag-pray po natin yung mata niya. Please pray for healing on my mother's wound. More financial blessings and good health to me all the time. My brother Arthur Recto. Pag-pray po natin yan. Pasama po sa prayer, healing po sa daliri ko sa kamay. Siyempre, daliri ko sa kamay. May nana po kasi. So, Sister Janine, pag-pray po natin. Siyempre, daliri mo sa kamay. Eh. So, pag-pray po natin, Sister Janine. Ba't di mo pinag-pray si Brother Pili? Biro lang. So, pag-pray po natin lahat ito. Amen po ba na narinig natin. At pag-pray po natin na yung church na magbabigay na sa atin ng Panginoon at darating na po yun. Amen? Lagi niyo pag-pray every day para yan po ay makuha na natin. Amen po ba? So, sige po, tayo po yung manalangin.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord God, for you are so good and your mercy endureth forever. Ikaw, Panginoon, ang isang dakilang Diyos, dakilang mano ng Diyos, Panginoon Diyos, na tunay nga na ikaw lamang, Ama, ang siyang sasambahin namin, pupurihin namin, dadakilaan. Lord, kami po ang iyong mga anak na nandito, Panginoon Diyos, na lumalapit sa kami, nagpupuri, sasamba, luluwalhatiin, dadakilain ka. Lord, sa aming pananood, sa aming pakikinig, isa po to sa mga kaparaanan para kami magpuri at sumamba sa iyo. And we believe, Lord God, that two or three gathered in your name, you are in our midst. Kaya Panginoon, we believe, Lord God, you inhabit the praise of your people, Lord God. Tulungan mo ang mga kapatiran po, Panginoon Diyos. Lahat po, mga anak po, Panginoon, na nanonood ngayon, nakikinig, Panginoon Diyos, lalo na sa panalangin ito, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Diyos, Lord. Puno mo ang puso ng mga anak. Purihin ka, sambahin ka, itaas, dakilain ka. Ilagay mo sa puso nila, Lord God, alisin mo anumang condemnation, anumang spirit of guilt over the hearts upang dahil hindi sila makaharap sa iyo, Lord God. Tanggalin mo lahat yan, Panginoon Diyos. Palitan mo yan, Lord God, ng puso, Lord God, na mapagpakumbaba, na magpupuri sa iyo, Panginoon Diyos. Nasasambahin ka, Lord God, sa spirit at katotohanan. Palitan mo, Panginoon Diyos. Palitan mo ng puso, Lord God, na ikaw ang itinataas, ikaw ang dinidesire. Ikaw ang Panginoon Diyos, ang hinahangad ng mga kapatiran ko sa buhay nilang ito. Sambahin ka, purihin ka, itaas ka. The most important thing in this world, Lord God, is to worship you, is to be with you, Lord God. Magpapahayag ka sa mga anak mo, Panginoon Diyos. Maghihimala ka, Panginoon Diyos. Ang mga nagpupulit, sumasamba sa iyo, Lord, papakita mo sa kanila ang glory mo. Papakita mo sa kanila, Lord God, ang goodness mo. Touch their lives, Lord God. Maghari ka sa puso at isipan ng mga kapatid mo. Magpahayag ka, sabihin mo ang mga plano at gusto mo, Panginoon Diyos. And I pray, Father God, Lord, yung mga kapatiran na nalangin sa lahat ng binasa namin panalangin. Lord, I pray na ikaw ang tutugon ito. Ikaw ang magpapakita ng solusyon. Ikaw ang siyang kikilos sa kanilang buhay. May sakit, Lord, pagalingan mo. May mga kanya-kanya lang problema na naranasan o nararanasan sa oras ito, Lord. Meet the needs of God. Nananampalataya sila, kaya sila nanalangin. Humihingi ng panalangin, Panginoon Diyos, dahil nananampalataya sila sa iyo. Nasasagutin mo, bibigyan mo na solusyon ang mga problema nito. Maliit man ito o malaki man ito, sa mga binanggit naming panalangin ito, Panginoon Diyos, sakit man ito sa katawan, provision man ito, security man ito, Panginoon Diyos, pag-iingat sa pagbibiyahe, anumang ang mga bagay-bagay, Lord, ang mga pinagpipray nila, Lord, Father, sagutin mo ang mga panalangin ito in the name of Jesus Christ. Father, thank you that you said whatever we ask in your name and it shall be given unto us. Lord, kalooban mo na magkaroon na solusyon ng problema ito, Lord God, dahil sinabi mo, you came that we might have life and have it more abundantly. Maraming po salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo yung mga anak. Pagpalain mo ang kanilang bukirin. Pagpalain mo ang kanilang negosyo. Pagpalain mo ang kanilang trabaho. Ang kanilang pag-aaral, Lord God. Bless them, Lord God. Buhos mo yung pagpapala. And I pray, Father God, ipuin mo yung mga taong hindi pa nakakilala sa'yo. Kapatid, kung hindi ka pa nakakilala, nanonood ka ngayon, maganda makilala mo ang Panginoong Jesus. Maganda, magkaroon ka ng relasyon. Pwede mo sabihin sa oras ito, Pastor, ang gagawin ko? Taas mo ang kamay mo at ipapanalangin kita at mananalangin tayo. Sige, sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Jesus, marami po salamat sa oras na narinig ko na ikaw, Panginoong Jesus, ang pinatay sa cross ng Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ko sa mga kasalanan na gawa ko mula noon hanggang ngayon. Patawarin mo ko. Linisin mo. At ako, Panginoon, ang anak mo na susunod sa iyo, na ibigin ka at susundin ka sa kagustuhan mo. Maraming po salamat sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
So God bless po at inulit ko na mag-invite tayo sa mga susunod na pagpanonood natin. Invite natin sila sa Sunday, no? At gawin po natin yung pinagagawa sa atin ng Lord para pagdating ng Panginoon, meron po tayong aasahang rewards na nanggagaling sa Kanya. Huwag tayong mapagod. Gawin po natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. So mag-ingat po kayo at God bless you. God bless you. I love you. God bless you. God bless you.